Yo, what's up mga kapanot? Welcome to my another video na naman tayo mga kapanot. At nandito na ako sa bahay, nakauwi na ako ng galing ng trabaho. Ngayong araw medyo napagod ako ngayon. Kasi usually nag-deliver kasi ako ng mga headset ng mga employee. Galing ako ng Gapan, Nueva Ecija. Hello, kung mga katropa, mga kapanot, paki-subscribe na lang po. O kung bago ka naman sa channel, huwag na silayin nyo po yung channel ko. Junior Panot po, pa-subscribe and then like and then pa-hit lang ng notification para pag ini-upload akong bagong video, makapanood naman kayo. Then, pwede na rin po mag-share and then mag-request. Yo, pag-usapan natin ngayon. Isa ka pala akong security guard at ito yung mga pag-usapan natin mga kapanot. Okay? Simulan natin mga kapanot yung usapan. Usually mga kapanot, isa ka akong security guard sa isang call center mga kapanot. Okay? Usually mga kapanot, minsan kasi masama din yung loob ko mga kapanot. Kasi kung bakit? Minsan kasi maraming nagsasabi na trabaho ng security isang trabaho ng tamad mga kapanot. Yun ang madalas nating naririnig mga kapwa ko, mga ka-59 mga security dyan. Maraming tao na nagsasabi dyan na lahat tayong mga security trabahong tamad daw yun mga kapanot. Pero usually yun ang dinadamdam ko mga kapanot. Masama lang din sa isip, sa damdamin. Tapos naisip ko, bakit? Paano na tayo naging tamad? Diba mga kapanot? Example, lahat ng area na nasukupan natin, lahat na pinapuwapasok doon, ni-inspection natin yun mga kapanot. Lahat yun para lang satisfied yung building at ang among pinagtatrabawan natin at malayo sila at disgrasya. Tapos may marami kang halim, marami tayong mga taong iba-iba ugali yung nasa lamuha mga kapanot. May ibang mabait, may ibang bad mood, galit. Siguro nga, siguro galit sila minsan dahil mainit lang ang ulo. Pero meron talagang mga tao din na sa tiyang pinanganak na galit talaga sa mundo. Minsan mga tayong ka-59 mga security yung napagbalingan nila ng galit. Tapos minsan nakakasama talaga ng sa damdamin yun ng mga security na sabihan kang tamad tayo mga kapatid. Pero usually ganito, example na lang yan mga kapatid. Bigyan natin sila ng example, real talk to mga kapatid. Ngayong araw ng pandemic, o araw ng pandemic, ngayon may, di ba mayroon tayong COVID-19 na virus na kumakalat. Ngayon sample lang to. Ngayon, sino ang natitira sa establishmentong pinagtatrabuhan? Di ba tayo? Tayong mga security ang natitira. Tayo yung nakikipaglaban sa COVID. Tayo yung nakipagsilamuha sa ibang tao pa rin. Lahat ng pumapasok, galing sa bahay, lakad, kahit walang masakyan, makapunta lang dun sa may kumpanyang pinagtatrabuhan natin. Bahala na kung tayo man ay magdapuan ng COVID. Ang gusto lang natin maging safe yung ating kumpanyang pinagtatrabuhan, pinagsisilbihan natin. Na masecure natin yung safety nila. Yung mga gamit, lahat ng mga items, mga secure natin mga kapanot. Tapos, sabihan tayong ang tamad daw natin mga kapanot. Diba? Sobrang sakit nun. Usually sa akin, masakit yun. Simula nung lockdown mga kapanot, lahat na yata ng lugar dito, naikot ko. Para lang mahatid sa mga empleyado. Lahat ng gamit nila mga kapanot. Desktop, headset, lahat na lang. Sinusuong namin yun. Sinusuong namin yun madala lang at makapagtrabaho lang sila sa kanilang mga trabaho. Mapagsilbihan lang sila. Tapos sasabihin nila, tamad tayo mga kaparot. Mga ka-59, mga security, mga tamad. Ngayon yung sabihin, mga tamad kami. Ngayon yung sabihin na wala kami silbi. Kung wala kami,
kamusta kaya yung company pinagsiselbihan namin? Paano kaya yung mga gamit nyo? Baka siguro nawala na lahat yon. At paano kayo makapagtrabaho sa bahay nyo kung wala kami? Siguro makapagtrabaho kayo, pero kayo ang pupunta. Kung may sarili kayong sasakyan, mga kapalot. Kasi nung oras ng lockdown, nung nagsimula, yung lockdown nagsimula nung kumalat yung COVID-19, mga kapalot, walang masakyan. Pwera lang kung may kaibigan kang may sasakyan. At merong mga dokumentong ipapakita sa lahat ng checkpoint, mga kapanot, makakapunta ka at makuha mo yung dapat mong kunin sa kumpanyang pinagtatrabuhan mo. Pero usually, kami ang naatasan doon, mga kapanot. Lahat yun pinagpupuntahan namin, mga kapanot. Kahit saan, sulok pa yan. Minsan may mayroon pa talaga ang iba na ikaw na nga naghahatid, ikaw na nga sumusuong sa mga pandemic, ikaw pa yung papagalitan. Ganoon talaga minsan, iba-iba talaga tayong maugali. Yung tipong nagmagandang loob ka na, dalhin mo na, minsan galit pa. Diba? Parang okay na sana eh. Yung okay lang magalit ka, pero sana kunting respeto na rin na pasalamat, masaya na kami yun kahit pagod kami, sinusuong namin yung mga COVID na yan, mga virus, wala kami, hindi namin nalantana yun. Tuwing umalis kami sa bahay, may halong takot at kaba. Siyempre, hindi naman namin alam eh. Pag habang naglalakad kami yan, bigla na lang magkaroon ng COVID-19. Kamusta naman yung pamilya namin? Di ba? Tapos ngayon, sasabihin yung tamad kaming mga security. Ngayon yung sabihin, tamad kami ngayon. Pagtapos ng COVID na to, sana naman sa buong mundo, lahat ng taong makaangat sa trabaho, oo, mas naangat yung trabaho nyo. Pero nagtratrabaho din kami ng marangal. Kung anong pinagtrabahoan, kami nagsisilbi din. Sana naman pagkatapos nito at mapanood nyo man to, kung sino man kayo, yung mga nakakataas, yung tinitingalang mga natapos na pinag-aralan, yung nakakaangat na trabaho, yung tinitingala ba, sana naman bigyan nyo naman ng respeto konti yung mga security na nagbabantay sa inyo, nagsisecured ng inyong mga sarili pag kayo ay pumapasok. Konting respeto lang, ngiti at salamat lang, masaya na po kami doon. Yun lang naman po ang gusto kong sabihin. Sana sa lahat ng panood nito, like na lang po and then share the video. Tapos huwag kalimutan mag-subscribe at hit na rin yung notification. Salamat and then hanggang dito na lang po. So, abangan na lang ang sunod nating video. And then, 1, 2, 3. Goodbye mga kapatid.